Wow! Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Ako po si Pastor Finny Plata. Ako po ay pinagpalang lubos. And we believe na bawat isa ay pinagpalang lubos din. Amen? At lahat po tayo natutong magtanim. Amen! Hallelujah! At lahat tayo aani. Amen! Palakpakan natin ang Lord. At kitang-kita pong bunga ng ating ani, yung ating pong tatlong electric fan na project ay operational na. 1, 2, 3. Saan yung isa? Ayun, welcome. Ba welcome? Amen! Amen! Saya, ang saya. Ngumiti ka nga sa katabi mo. Ngitian mo yan at sabihin mo, ang alam mo merong iba sa'yo ngayon. Sabihin mo, alam mo merong iba sa'yo ngayon. Aba, katahimik ng bawat isa. So, sa mga nanonood line, welcome na welcome po kayo. Don't forget to like and share this video sa mga YouTube. I-share nyo po itong video na inyo sa inyong mga walls, mga groups ninyo. So everyone will be blessed. Di naman tayo tinawag ha. Di ba? Makapag-share sa bawat isa. Maging blessing sa iba, bawat isa. Okay, let's declare muna our calling verse. Let's all stand up again. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 at 19. 1, 2, 3, go. Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to give judgment to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the anointed one. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli pa, palakpakan natin ang Lord. Pwede na muli tayong maupo. And sabihin nyo nga po ang ating theme, fruitful. Fruitful or mamunga. Ano ba yung paborito mong prutas? Pakuan! Paborito po yun ng aking asawa. Paborito baka ng iba dito ay maasim, gaya ng sinturis. O kaya ay pongkan. Ano pa bang maasim na prutas? Guyabano. O kaya ay mansanas na bulok, maasim. Mayroon dito na mahilig naman dun sa mga ubas, mga maliliit, inuutay. Mayroon naman dito mahilig sa mga mababaw gaya ng durian, ng marang. Alam niyo ba ang marang? Hindi niyo alam ang marang? Okay, mayroon dito yung prutas na gusto lagi mga kakaiba gaya ng dragon fruit. Kung magkumain ka ng dragon fruit, ang iyong pupu ay kulay fruit din. So, mamunga, ang sarap kaya ng namumunga. At bilang Kristiyano, bilang disipulo, tinawag tayo na mamunga. Tinawag tayo na umani. Amen. Sino dito yung aani na? Taas ang kamay. Sino dito yung umani na? Umani na, yes. At aani ka pa rin. Sabihin mo sa limang tao, aani ka pa rin. Aani ka, limang tao ha, aani ka pa din. And alam nyo, bilang JA1 people, tinawag tayo as na magtatanim, planters and harvesters. And coincidental, like 1 year ago, September a year ago, tinawag din, parang tinawag ako ng Lord at binigyan ako ng vision sa mga nakakalam na leaders. Binigyan ako ng vision ng isang puno. Silhouette. Pag sinabi silhouette, yung parang anino lang. Ay, hindi shadow. Basta kulay black lang. Kulay black. Tas sa malayo, yung puno, ang daming bunga. Ang daming dahon, ang daming bunga. Thank you. Na kulay itim lang din. So, kung makikita mo yung silhouette, parang isang puno na namumunga talaga. Parang it implied na ganun ang church. At that time of the year, ang lago ng puno at ang daming bunga. Pansin nyo, by last year, nagkakaubusan tayo sa upuan. Di ba?
during service, nabili tayo ng upuan kasi ang dami natin. Pero pinakita sa akin ng Lord, anak, i-zoom in mo. Nung pinalapit sa akin, nung nalapit na, ang akala ko na dahon ay yung pala ay daga. Yung palang dahon, yung mga prutas, akala ko ay daga na nagapang-gapang. So pag malayo, tingin mo isang punong namumunga at malaki, mabunga, madahon. Pero pag zoom in mo, punong-puno pala ng mga madudumi at mga daga. So sabi sa akin ng Lord, anak, ipag-pray mo na mabago ang bunga. Pag-pray mo, masira yung spirit na yon. Kasama yun sa prayer points. Tuwing Sabado, spirit of the rat. Yung unti-unting nagapang sa bahay mo, sinisira unti-unti yung mga gamit mo, kinakain yung mga ano, at di ba ganun ang spirit of the rat? Pinapatay ang lahat ng mga meron sa'yo. Pag-pray, sabi sa akin ng Lord, ipag-pray mo yung spirit of the rat at ipag-pray mo na ikaw ay mamunga. Ang church ay mamunga. So we started the year, di ba? Nagkaroon tayo ng bagong mural with our vision. Ano nga ating vision? Win souls, make disciples. At nagtayo tayo ng mural dun sa likod na puno. Di ba? At yung punong yon, inano sa atin ng Lord na anak, from the start, maganda dapat ang bunga. And bilang dun mo mamamonitor yung bunga na lalabas sa inyong church. So, tingnan nyo naman, ang ating puno, dati kokonti pa yung handprint, ngayon, ang dami-dami na. Amen. Palakpakan naman natin ng Lord. Mga meron pa sa inyong wala pang kamay doon, pwede kayong maglagay. Although, hindi lahat na nandun ay nanatili or nananatili, still we made an impact or may ginagawa ang Diyos. Ngayon, bilang Kristiyano, tinawag ka para mamunga. Ano man po bunga yan? Saging, sabaulakatan, tordan, ayan man ni mansanas, kulay green, kulay red, kulay pink, ayan man isinturis, kahit anong prutas, tinawag tayo na mamunga. Ang mahalaga ay namumunga. Walang iba. And this is our verse for this month. John 15 verse 8. Sabi sa John 15 verse 8. Sabi doon, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and that you will be my disciples. Sabi doon, mataas ang Diyos Ama na ikaw ay mamunga at patunay na ikaw ay aking disipulo. Patunay na tayo ay kanyang disipulo pag tayo ay namunga. Pag ikaw, ako, bawat isa ay namumunga. Ano ba ibig sabihin, Pastor? Pag namunga. Pag sinabing namunga, ay yung ikaw ay maraming nadala o nagamit ka ng Diyos na maraming kaluluwa na makilala si Kristo at makarating sa langit. Namunga ka. Pag ginamit ka ng Lord na makakilala yung iyong kaklase sa Lord at naisama mo sa church o sa life group, sabihin, namunga ka. Pag ginamit ka ng Lord na nakapag-share at yung mga na-sharang yun ay gumaling at nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi man nanatili sa church na kinabibilangan natin, it means namunga ka pa rin. So tinawag tayo ng Lord to bear fruit. Tinawag tayo na mamunga. Ayaw ng Lord na ang isang puno ay hindi namumunga. Ayaw ng Lord na nagtanim siya, lumago yung puno, at paglago ng puno, nag-expect ang Lord na nagtanim ako ng mansanas, mamumunga dati itong mansanas, tas walang tumubong prutas, hindi namulaklak. Hindi kalooban ng Lord yun. Sabihin mo sa katabi mo yun, hindi kalooban ng Lord yun sa buhay natin. Sabihin mo, ang gusto ng Lord, saganang sagana ka. Sagana ka sa ani, financial. At higit sa lahat, sagana ka rin sa mga kaluluwa na nadala sa Panginoon. Sagana ka sa prutas. Amen. Sinong gustong maging fruitful? Taas ang kamay, Lord, gusto ko maging fruitful.
Gusto natin lahat maging mabunga. Gusto natin ang ating mga kapatid, ang ating magulang, madala sa church. Amen po ba? Gusto natin yung mga kamag-anak natin, mga kapatid natin, pinsan natin, kasama natin sa church. Amen. Gusto natin yung katrabaho natin, yung iyong kaibigan sa trabaho, kasama sa church. Amen. Ano nga, Anthony? Amen. Kailangan, gusto natin buong section natin, buong school natin, dala natin sa church. Amen. That is being fruitful. At gagamitin ka ng Diyos doon. Gagamitin ka. Tingnan nyo ako. Gagamitin ka ng Lord doon. Kasi mamumunga ka. Amen. Palakpakan mo naman ang Lord. Anong title, Pastor? Walang maisip na title eh. Nag-isip na lang ako ng dalawang prutas na nadaanan ko habang ginagawa kong teaching na ito. Ang title ay Apples and Oranges. Apples and Oranges. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, dahil we are salt and light and the apples and oranges of the world. Mamunga kami. At Lord, bigyan mo kami ng listong isip. Walang aantukin. Sampalin mo, Lord, ang aantukin. Thank you, Lord. And tatanggapin namin po sa ngayong salita. In Jesus' name, amen. Amen. Inom lang tubig, ha? Palakpakan muli natin sa Lord. Sino ka matanong din eh? Arthur, anong pangarap mo sa buhay? Microphone. Yan. Diyan ka na lang. Ganun, ano. Anong pangarap mo sa buhay? Maging teacher. May pagsabayang business at pagtuturo. Amen. Parang ako, teacher at may negosyo. Idol mo ako. Yeah, palapakan naman natin ang Lord. Yun ay sa microphone, yun ay sa microphone. Si Renz, ang tanongin natin, si Renz. Yan. Meron ba yan? Wala, wala, wala. Ah, Renz, anong pangarap mo sa buhay? Yun. Tayo, tayo, tayo. Ang pangarap ko sa buhay ay magkaroon tayo ng microphone na nagana. Arena, arena, oh, oh, oh. Sound, praise. Oh, Renz, parin eh. Yan. Orens, anong pangarap mo sa buhay? Maging sundalo po. Yun. Pagkatapos mo maging sundalo, ano nang sunod? Wala na. Sino na? Wala pa. Okay. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Renz. Si Nicole, ang tanongin natin. Pinsan mo. Oh, Nicole. Ibigay mo microphone kay Nicole. Sige, dumaan ka sa harap. Nicole, anong pangarap mo? Makapagtapos po muna ng pag-aaral. Makapagtapos ng kolehiyo. Anong balak mo kuning course? Wala pa po sa isip. Oh, wala pa sa isip. Okay, sige. Palakpakan naman natin si Nicole. Sino kayo matanong ng ano? Medyo elder na dito. Si Tita Preni, pwede kayong tanawin ko. Tumayo na lang po kayo dyan. Ano po ang pangarap nyo ngayon sa buhay? Yan. Madagdagan ng negosyo! Wow! Di ba? Si Tita, sino pa ba? So, may hinahanap akong sagot eh. Si Roslyn, last. Dal College, wala pa natanggal. Roslyn, anong pangarap mo sa buhay? Makapagtapos po muna ng pag-aaral. Makapagtapos muna, then? Tapos maging flight attendant po. Uyi, maging FA. Tapos po makapag-asawa ng piloto. Ah, piloto? Okay, makapag-asawa ng piloto. Then? Ang daming nating mga pangarap sa buhay, di ba? Ano ba pag sinabing common sa edad? Una kong tinanong yung mga edad ni Arthur at ni Renz. Anong common na pangarap sa buhay? Makapagtapos ng pag-aaral, makapagtapos ng college, maging sundalo, o maging nagdoktor, o maging engineer, that is the common. After makapagtapos sa pag-aaral, ano na yung mga common o common na pangarap, common na purpose ng mga tao? Makatulong sa pamilya pag nagtatrabaho na din. Dumami ang pera. Pag dumami ang pera ay, pag madami ng pera mo, ano nang sunod? Papatayo ka na ng, bibili mo ng sasakyan. Bibili sasakyan, then,
Anong common? Bahay. Then, meron ka ng bahay, may sarili ka ng sasakyan, marami ka ng pera. Anong sunod? Magkabebe. Diba? Walang pamilya, magkaroon ng sariling masayang pamilya. Nagkaroon ka ng pamilya, ano na sunod? Nagkasawa na kayo, may anak na kayo, and then tumanda ka na. Pagtanda mo, ano nangyari? Kinuha ka na ni Lord. Bilisan na natin. So yung ano nangyari dun sa bahay mo, sa sasakyan mo, dun sa pera mo? Naiwan sa, naipamana. Naipamana sa iyong mga anak. Diba? Yung iyong mga naipundar, naipamana sa anak. Pero ang tanong ko, may nadala ka ba sa langit? Wala. O kaya halimbawa, mara ikaw ay naging milyonaryo, nagbigay ka ng 1 million sa charity, sa mga ano, mga halimbawa, isang mga cancer patients, nagbigay ka ng 1 million. May impact o meron? Nagbigay ka ng 1 million pesos donation para sa cure ng mga cancer ng mga bata. May impact yung ginawa mo o meron? Meron! Yung pangalan mo, nakalista doon. Ikaw ay pasasalamatan ng mga bata at ng mga magulang ng bata. Magpipicture ka kasama yung mga cancer patients. At pag pinost sa social media nila, kilala ka. Sikat tayo. Amen. May impact. And then, kinuha ka ni Lord. Yung ginawa mong yon may impact kaya sa langit? Yes or no? Ha? Taas ang kamay, sabing meron po. Sa langit pupunta. Taas ang kamay, may impact na sa langit napunta. Okay, yung ginawa mong yon. Taas ang kamay ng wala po. Okay, nalilito kaya? Nalilito. Okay. Ako kasi, naranasan ko na kasi matupad mostly mga pangarap ko. Mostly. Natupad na una sa akin maging engineer. Naging engineer na po ako. Sunod nung ako naging engineer, makahanap ako ng maayos sa trabaho. Nagkamatrabaho po ako noon sa isang oil and gas refinery. Sunod na ano ko nung magkabebe na maganda. Natupad din yun. Pero hindi pala siya. Tas binigay ng Lord yung tamang bebe sa akin. Yun, akala niyo si Rocky na yung una? Iba pa. Ha? O nga, hindi ikaw yung una. Pero ikaw yung nandito. Yeah. O, binigay. So, nagkaroon ng sariling sasakyan. Yun na lang bahay, sariling bahay. So, mostly mga pangarap ko natupad na. At sasabihin ko sa inyo, walang talab. Promise. Walang talab. Kasi, ang sarap mag-drive sakyan. Minsan nakapag-drive kami sa Manila, makakain kami sa mga mamahaling restaurant. Pag uwi mo, wala na. Alam mo yung nakakain ka, at the moment, ang saya, pero pag uwi mo, wala no. Nakapunta ka sa Tagaytay, nakapag-Starbucks kayong mag-asawa. Ang sarap, ang ganda ng view, kitang Bulkan Taal. Magsa-selfie kayo. Pagkaubos ng Starbucks, ang nakuha mo lamang, kolesterol. And then, pag uwi mo, okay, wala na. Pagod ka pa pag uwi, maglalaba ka pa. Magsasampay ka pa. Di ba? Pero at that moment, nakuha mo yung gusto mo, yung gusto mo, yung pangarap mo. Naging engineer ako. Nakapasa ako ng certification exam ng instrumentation engineer. Ang saya, wow! Pagkatapos ng kinabukasan, ganun pa rin ang sahod ko. Wala na bago. Doon mo matatanong, yung mga nagbigay ng million-million sa mga charity, may impact ba sa langit o wala? Sasabihin ko sa inyo, wala. Puwera lang. Kung pumunta siya sa ospital, nagpa-picture siya, nagbigay siya ng 1 million, at nag-share siya ng salita ng Diyos. At pinatanggap niya yung mga bata, magulang, doktor, nurse sa Panginoong Hesukristo. At nadagdagan ang bahay sa langit. Na gumaling man o hindi yung batang may cancer, may bahay na siya sa langit. Kasi tinanggap niya si Hesukristo sa puso niya. Naintindihan niyo po ba? Marami tayong ginagawa
na sa tingin natin may purpose tayo dito sa mundong ito. May pagpatayo ko po ng bahay ang aking magulang. Makabili ako ng sasakyan. Makapagsalita ako sa isang conference. Alam niyo po ba, ang daming estudyante nag-invite sa akin sa BSU na mag-speak sa kanila? Sa habag at biyaya po ng Lord, wala ako kailangan ipagmalaki. Para mag-speak sa mga conferences, sa mga seminars, ako po ay walang gana. Kasi mag-i-speak ako about robotics, about AI, about artificial intelligence. Pero lang kung gusto mag-speak ng 2 oras sa salita ng Diyos, yun. Ang purpose natin na may impact sa langit ay maraming tao na makakilala kay Kristo. The greatest purpose in God's vision is God's vision pala. Next is to win souls and make disciples. Higit sa anong purpose? Yumaman, sumikat, maging 5 million ng followers sa TikTok, makapagpatayo ng bahay na maganda, makatulong sa maraming tao. Ang masigit na purpose ay makapag-win at makapaggawa ng disipulo. At tandaan nyo, bawat isa dito ay parte doon. Sabihin mo sa katabi mo, parte tayo dito. Kaya nga pinag-usapan natin, yun, we are part of something big. Maliit pa to. Imagine nyo, ako ang Diyos. Ako si Abba Father. Ang earth, ay alam mo yung isang piraso ng buhangin. Ganong kaliit ang earth. Sa paningin ng Diyos Ama. Imagine mo tayo, gano'n tayo kaliit sa paningin ng Diyos Ama. Pero yung parte na mapalaki ang langit, na kapag, uy, si Grenz, may nadalang bagong kabarkada niya, yung dati niya kasuntukan doon sa labak, nasama niya sa church, tumanggap kay Kristo yung kasuntukan niya. Ngayon, yung kasuntukan niya, nagkaroon ng mansyon sa langit. Si Ian. Si Kian pala. Si Kian nga pala, lagi niya kasuntukan si Kian eh. Si Kian na natili sa church, ibig sabihin nagkaroon siya ng mansyon sa langit. At dahil doon, si Renz ay namunga. Amen. Si Edsel. Dati ang hinahabol yung mga chicks, ngayon, hinahabol yung mga babaeng dadalhin sa church para makakilala sa Panginoon. At dahil doon, si Edsel ay namunga. Higit sa nakakuha ng bagong iPhone 15 Pro Max, higit sa nakabili ng bagong Raptor Ranger, higit sa nakapagpatayo ng bagong Lumian, ay namunga si Edsel. Cedric, daming kaklase sa BSU. May mga magagandang kaklase yan. Next. alam nyo naman to, diga, purpose nating mapuno ang langit sa pamamagitan na mapuno ang church, mapuno ang A groups. Alam natin to. Bakit iisa pang piraso ng kalamansi kaliit pa ang natubo sa iyong kilikili? Bakit dadalawang piraso pa ng mansanas ang nalawit sa iyong ulo? Bakit ang manggang nalabas sa gilid mo pag hinati, kinain, maasim pa? At kukunti ang bunga. Bakit hindi tayo namumunga? May dalawa lang tayo pag-uusapan. Number one. We think the vision is just a side quest. Sa mga hindi nakakaintindi ng point na ito, papaliwanag ko ha, bear with me. Sino naglalaro ng GTA 5? GTA. Sino natapos niya ng GTA? Yan. Pag natapos niya ng GTA, wala na, tapos ang boss. Ano na gagawin ko para laruin ito? Side quest. Ano yung side quest?
Pupunta ka doon, mga basic na magnanakaw ka lang ng pera o kaya ipagdadrive mo yung matanda. Kumbagay, wala nang ganung gagawin. Kumbagay, dahil natapos mo na yung purpose mo, saka mo gagawin yung side quest. Naglalaro dito ng Plants vs. Zombies. Diba? Plants vs. Zombies. Pag natapos mo yung pinaka-main boss, na-unlock mo lahat ng level, ano na mga side quest? Yung mga daily quest, magkakaroon ka ng cards, para mga coins, para ma-unlock mga bagong plant, and so on and so forth. Ganun po yung tinatawag ng mga side quest. Pag naglalaro ka ng Axie, ang side quest mo, hindi yung adventure na lang, yung pang-araw-araw. Akala natin, ang vision ay side quest. Ano ibig sabihin nun? Na ang main quest mo, makapagtapos, makapagganito, makapagganyan, makakuha ng ganito, sumikat sa ganito, magkaganito, makilala si ganito, ganito, ganyan, 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 makapagpatayo ng bahay, yun ang main. Tapos ang vision, yung pamumunga, side quest lang. Yung kapag may time. Yung kapag natkuha mo na, natapos mo na yung main quest, kapag natalo mo na yung main boss, yung pinaka-main na kalaban, saka mo lang gagawin ang vision kasi kapag natapos mo na. Unang-una, sasabihin sa inyo, hindi nyo makukuha yung pinaka-main quest. Hindi natin matatalo yung pinaka-main boss. Minsan nakakala natin sa vision, gagawin lang natin pag retirado na tayo, kapag nakuha na natin yung main objective natin sa buhay, kapag nakuha mo na yung pangarap mo, mga kapatid, hindi ganon. Ang vision, which is, ano nga ang vision? Ano nga ang vision? Ang vision ay hindi side quest, but it is the best. Yun ang purpose mo mismo dito. Yes, kailangan mo magtapos sa pag-aaral para may diploma at may tupad ang pangarap ng magulang mo. That is our purpose also, but it's also our purpose na mamunga to win souls and make disciples. At marami ang nagfe-fail dito. Marami ang hindi makagets nito. Marami ang hindi makagets nito. Or marami ang gets nito, pero side quest lang naman to. Okay, hindi naman to ganun mahakalaga. Hindi naman to ganun kaimportante. Okay, tagapuno na ako ng upuan pag Sunday, okay na yon. Minsan, kaya lang tayo napunta sa church. Na instead, magamit din tayo upang may madala pa tayo sa church. Napunta lang tayo sa church dahil nandun yung crush natin. O kaya lang tayo napunta sa church dahil ng benefits. Naranasan nyo na gayon may relasyon kayo na hindi ko pa kasi naranasan to eh. Ako kasi pag ako'y nagkakaroon dati ng relationship, gusto ko yun na. Pag ako'y may nililigawan, gusto ko yun na. Kaya minsan kapag may nililigawan ako, tapos ay, red flag, hindi ko na, iniinjan ko na. Ay, si Pastora Raquel lang nakita ko na talagang siya. O di yun. Siya lang talaga. Ano, wala akong ex, ano, iisang jowa ko yan. Ano yung benefits, yung parang, alam mo yung, paano ba yan, ano, ng, yung parang gusto mo lang may relasyon ka sa kanya dahil may nahihita ka sa kanya. Nakaraan sa kanya yan. Nagkajawa ka lang ng mayam, yung rich kid. Kasi lilibre ka lagi. Pag nagde-date kayo sa SM, siyang nag... kalalaki mo tao, siyang naglilibre sa iyo sa McDo. Mga ganon. Pero hindi mo naman mahal. Tapos pag siya na humingi sa iyo na, uy, pwede bang ipaggawa mo naman ako ng ganito, ng assignment? Wala, ayaw mo. Ay, busy ako, ganon. Parang nagkaroon ka lang ng relasyon para lang may mahita sa kanya. Minsan ganun ang akala natin sa Lord. Kaya lang tayo nasa Lord para may mahita sa kanya. Let's be real. Okay lang? Mag-real talk ako ngayon? Taas ang kamay. Kung ayaw nyo ng real talk ko, ay sorry. Pero minsan ganun tayo, di ba? At nagiging ganun din ako. Na minsan kaya lang ako nasa Lord, gusto ko may mahihita. Lord, ayusin mo naman ang problema ko. Lord, bayaran mo naman ang utang ko. Lord, malungkot ako. Gusto ko masaya. Pero kapag sinabi ng Lord, anak, mamunga. Anak, mag-alaga ka naman. Eh Lord, busy ako eh. Ang daming assignment. Tapos sumali pa ako sa mga clubs sa school, sa math club.
sa science club, sa lahat na ng club, sumali na po ako. Sabi ng Lord, ay, busy nga. Sige, sige. Lord, pag nakagraduate ako, promise, magla-life group ako. Mag-aalaga ako. Okay, okay. Tinawag ang pangalan mo, Mr. Rodado Lloyd Vincent Gabriel. Yung ba pangalan mo? Hindi. Lloyd lang. Rodado Lloyd. Picture. Pagbaba sa stage. Anak, graduate ka na. Mag-alaga ka na. Ay, Lord. Magtatrabaho muna ako. Gusto ko pa pong itayo ng bahay ang aking magulang. Pwede bang sakana? Sabi na Lord, sige anak, favor sa trabaho. Dinala ka ng Lord ng sa mas magandang pagtatrabahuhan. Tapos so, nagtatrabaho ka na, ano nak, mag-aalaga ka na ba? Mamumunga ka na ba? Lord, opo, naka-win ako. Na-win ko yung katrabaho. At ang ganda. Ang pangalan ay Aloha. Dadalhin ko siya sa church. Dadalhin ko siya sa church. Na-win. Hindi lang na-win ang kaluluwa. Na-win din ang puso. Tapos anak, Sunday bukas, isama mo siya sa church. Opo, Lord! Isasama ko siya sa church. Ay nag-raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Umulan! Sabi, anak, ba't hindi mo kasama si Bebe mo sa church? Ay, Lord, it's been raining in Manila. Naulan, Lord! Next Sunday, anak, kala ko ba winin mo, ba't hindi mo kasama sa church? Ay, Lord, tuyuhin pala. Kahirap ng gayon na. Hanggang sa ikaw na nag-win, hindi ka na rin na-attend. Kasi, instead Sunday morning, rain is falling, nasa church, nasa bahay ni Bebe. Hay nako, sabi ni Lord. At nag-shift na ang direksyon. Napangasawa si Bebe, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng magandang buhay, magandang trabaho, nagkaroon ng negosyo, gumanda ang buhay. Natupad ang purpose. Pero ang vision sumala na. Alam nyo ga, bilang Kristiyano, ano, ibibigay naman yun ng Lord eh. Habang ginagawa mo yung pangarap mo. Pangako kaya niya yon. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog, ngunit sa lahat ay bigyang halaga. Sabihin nyo, bigyang halaga. Ang kaharian ng Diyos, bigyang halaga niya nung maraming makarating doon. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Alam natin yan, unahin ng Diyos, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos. At kung ano man pangarap mo, dadagdagan pa yan ng Lord, ibe-bless ka pa. Di ka may pangako sa atin ng Lord, di ba? Higit pa sa inaasahan. Pamumungahin tayo higit pa sa inaasahan. May pangako sa atin ng Lord. Pero bakit ang vision ginagawa lang nating side quest? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganun. Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Alam nyo ba, kung kilala nyo si Rev Gio, sino nakakilala kay Rev Gio sa main? Si Rev Gio po, isa po sa mga malapit kong kaibigan. Kasama ko pa siya sa church noon. Ako'y blessed na blessed sa buhay niya. Ay, ang ganda ng siya may hawak. Siya ngayon ang isang overseer sa main. Siya may hawak ng mga ministry. Alam nyo,
pag nakikita nyo siya, nagpipreach pag Sunday, yung magandang lalaki, may masayang pamilya, pero napaka-busy nun. May sarili yung negosyo, may anak pa yun. Ang dami nung A group na hawak. Ang dami nung sakit na ulo na inasikaso sa mega church. Siya pa rin ang overseer nung pagpapagawa nung ninth floor, nung hanggang ninth floor ng hotel. Siya. Marami taong kausap, ganun. Pero tanda ko, alam nyo po siya, isa rin siyang engineer. Siya ay pumasok rin siya sa BSU. Siya ay mechatronics, mechanical engineer. Mahirap po ang ME. Mahirap po mag-mechanical engineer. Pero kita ko nun, kahit siya ay mechanical engineer, hindi siya nakamintis ni isang Bible study. Bible study pa nun. Hindi siya nakamintis ng isang life group. Hindi siya nakamintis ng isang gitarista po siya, electric. Hindi siya nakamintis ng isang practice at ng isang Sunday. Kahit nagtitesis. Kahit sobrang dami pinapagawang sa school ng mga prof. At nung siya'y nagbo-board exam na, hindi rin siya nakamintis ng isang Sunday na hindi siya assigned na tumugtog. Kasi, kahit gusto niya matupad yung pangarap niya, hindi niya ginagawang side quest yung pangarap ng Diyos. Tamo ngayon, sobrang namumunga si Rev Gio. Sobrang daming tao ang nadala niya at nai-impact niya na makilala si Kristo. At naniniwala ko, ikaw din. Kaya mo din. Sabihin mo sa katabi mo, mamumunga ka din. Sabihin mo sa isang katabi, wala kang excuse. So hindi, side quest ang vision. Ano pang dahilan natin ba't hindi tayo namumunga? Lastly, number two, we think it's hard to bear fruit. Akala natin, mahirap ang mamunga. Okay, let's be honest. Ang generation ngayon, kayo, millennials, Gen Z, kayo ang pinakamatalino, pinaka-innovative, pinakamagaling magplano, at pinaka-driven na generation. Pero ang generation nyo din ngayon, yung gusto lagi ng instant gratification. Gusto nyo ng instant lagi. Si Sky namuhay na sa instant noodles. Diba? Instant. Kung makipipinsan nyo dati, ang mga cooking recipe, sina Panlasang Pinoy, sina Simple, sina Chef Tatum, kung nagawa ng video, 15 minutes, 20 minutes. Pero ngayon, ang mga cooking videos, 1 minute na lang, reels na lang. Ganun kabibilis. Pinabibilis, ginagawang instant lahat. Ngayon, instant entertainment. Scroll na lang scroll sa TikTok. May teaching, wala pang 1 minute. May teaching, wala pang 1 minute. May nasayaw, wala pang 1 minute. Sobrang instant. At kaya ang mga tao ngayon, gusto lagi, instant din ang kaligayahan. Ang mga tao ngayon, gusto kung san-san lang makakita ng kaligayahan. Jowa dito, jowa dyan. Pag hindi nakaayos, palit dito, palit diyan. Pag hindi ayos, chat dito, chat diyan. At ganon, instant lahat. At pag ganon, minsan, kaya hindi tayo nabubunga kasi gusto natin instant ang bunga. Yun nga, puno ng kalamansi sa amin, ako inip na inip. Dahil kita ko yung puno ng kalamansi na kapitbahay namin, kadami ng bunga, pero ba't amin eh, aray naman kasing tagal na rin at kalagunay, eh, ba't kalit bumunga at katagal? Ligay, pag ikaw ay may, pag ikaw ay plantito-plantita, ako ay may halaman ka sa inyo, ikaw may inip mamunga, katagal ka na rin. Katagal ka ng klase. Ano kang, kapapasok mo pa lang ng alas 7, unang subject mo pa lang, iniisip mo na agad, ay mag-out. Uwian. At isa pa, ang generation ngayon ay super sensitive. At lagi tayong binubulungan ng mundo, ng kaaway. Mahirap yan. Di mo kayang gawin yan. Tamo yan, nag-win ka, umalis din.
Hindi ka effective. Nag-alaga ka pero nasaktan ka din. Huwag ka na mag-alaga. Akala natin mahirap mamunga. We think it's hard to bear fruit. Okay, taas ang kamay. Sa tingin niya, mahirap talagang mamunga. Let's be honest. 1, 2, 3. Salamat sa honesty. Mahirap ang mamunga. Uy. Salamat sa honesty. Taas ang kamay na madali lang po ang mamunga. Madali ang mamunga. Wala. Okay. Halimbawa, magbigay kayo ng halaman o prutas na namumunga. Kahit ano. Ha? Santol. Paano magtanim ng santol? Buto ng santol. Buto ng santol, tatanim ko. Pagkatanim ko, anong gagawin ko? Didiligan. Mahirap kang magdilig. Mahirap magdilig. Lalago. Dilig. Lumago. Ilang taon? 10 taon ng santol, di ba? Okay. Tumaas na yung santol, mataas na. Yung iyong tinanim, paano mamumunga? Paano mamumunga yung iyong tinanim na santol? Anong gagawin mo? Bilang nagtanim in the first place. Anong gagawin nyo? Ha? Didiligan nyo pa rin yung puno? Parang eng-eng na dinidiligan yung ano? Anong gagawin nyo? Ha? Ha? Anong gagawin? Mag? Hihintay. So uli, ito ang tanong ko. Mahirap bang mamunga? Oo, hindi. Bakit? Bakit mahirap mamunga? Hindi mahirap. Naiinip lang tayo. Okay, anong kang pinakamadaling mamunga? Okay. Saging. Kunwari, kumuha ka ng ano, yung trunk, itinanim mo. Ano gagawin mo? Kumuha ka ng trunk ng saging, itinanim mo. Tapos may sumibol. Anong gagawin mo? Maghihintay. Tapos nagkadahon na. Anong gagawin mo? Maghihintay. Hanggang mamunga. Okay, tanong ko, mahirap ba mamunga? Hindi. Ha? Hindi. Anong mahirap? Roslyn, mahirap maghintay? JM, mahirap maghintay, JM? Oh. JM, mahirap maghintay? Oo, hindi. Hindi daw. Bakit? Worth it daw. Uy! Oo nga, no? Islilista ko sa teaching ko. Okay. Mahirap bang mamunga? Oo, hindi. Ha? Pastora, mahirap mamunga? Sa panga. Magbigay kayo ng prutas. Mangga. Yung madali lang tumubo. Kahit gulay. Kamatis. Malunggay. Kumuha ka ng sanga, itinanim mo. Ganun na malunggay, diga. Anong gagawin mo? Didiligan. Lumago na. Anong gagawin mo pagkatapos ng kalahating taon ng kalahating taon na tinanim ang malunggay? Anong gagawin? Para mamulaklak. Anong gagawin niyo, Pastora? Maghihintay. So ang tanong ko, mahirap ba o madaling mamunga? Ang tinatanong ko po ay pamumunga. Madaling mamunga ang puno o hindi? Madali. Madaling mamunga ang puno o hindi? Ano mahirap? Ha? Gusto nyo kasi instant. Gusto nyo agad kayo na. Hindi nyo ugayahin ang ligaw ng isang taon kay Pastora. Hindi nyo gayahin si Cedric, nag-iintay talaga makagraduate. Maghihintay. Pero, nandiyan pa ba kayo? Napahaba ng teaching ko eh. I have 5 minutes. Madali, mahirap mamunga. Madali. Kailangan mo lang gawin,
ay yung puno ay nakabaon sa lupa. Pag inalis mo yung puno sa lupa, mamumunga po yung puno o hindi? Sabi sa Bible, sabi ng Diyos, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Sabi ng utal, ako ang puno. Lumang Christian joke yun eh. Utal sa et. Halimbawa, sinabi ay basta utal sa et. Ako ang puno ng ubat at kayo ang mga okay. Lumang Christian joke yon. Nag-gets na mga kabataan ngayon. Tingnan, joke pa natin yon. Ako ang puno ng ubat at kayo ang mga sanga. Nag-gets na ni Kai-Kai. Okay, kunwa, tayo ang mga sanga. Pag ang sanga ay pinutol sa puno, mamumunga yung sanga ng kanya. Ha? Pag pinutol yung sanga, mamumunga na yung sanga ng kanya. Iwan mo sa lamesa. Mamumunga? Hindi. Paano mamumunga? Kapag nakakonek. So, ano ang kailangan natin gawin para mamunga? Komonek. Sabi sa John 15 verse 4, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severe pag pinutol sa vine. And you cannot be fruitful unless you remain in Him. Kapatid, gusto mong mamunga, hindi mo trabaho paghirapan ng bunga. Ang trabaho mo ay manatili sa presensya ng Diyos. Yun ang trabaho mo. Ang trabaho mo ay manatili sa Kanya. Panatilihin ang relasyon sa Kanya. Panatilihin na pag nasa inyo, hindi ka lang basta nakatingin sa cellphone, ikaw ay nag-iibigay ng oras na kilalanin ng Diyos. Na gusto mo magka-impact sa maraming tao, nakapagsalita ka pa lang, nababagong buhay nila, magbibigay na ka ng oras sa pananalangin, sa pagluhod, sa pagbabasa ng Biblia, at gagawin lahat ng kaaway para maputol ka. Gagawin ng lahat ng kaaway para hindi ka mamunga. Sabi nga doon sa Juan 15 verse 1 to 2, sabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Anong ginagawa ng Diyos? Basahin nyo ito ha. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Pag nakita niya, hindi tayo nagbubunga, anong ginagawa niya? Inaalis niya. Tinatapyas niya. So gustong-gusto ng kaaway, alisin ka sa hindi ka mamunga. Para mawala ka sa Diyos. Hindi ginagawa ng kaaway, alisin ka sa Diyos. Hindi lang yon. Hindi yun ang pinaka-main work or main action pala niya. Sorry for the word. Hindi niya yun ang main action. Hindi main action ni ikaw at ang Diyos, ipaghihiwalayin ka. Ang main action niya, huwag kang mamunga. Para pag hindi ka namunga, mapuputol ka sa Diyos. Pag wala kang naging impact sa ibang tao, mapuputulin ka sa Diyos. Pag wala kang nadala sa Panginoon, mapuputol ka sa Diyos. Pag hindi ka namunga, matik, hihilahin tayo sa Diyos. Utuin tayo, puro kasinungalingan, lies, sayang ang effort mo. Huwag ka nang pumunta sa church, mahal ang pamasahe, gayon naman din ang maririnig mo dun sa pastor na kalbo, gayon pa rin. Huwag ka nang pumunta sa church, mabana, sayang ang pamasahe. Tumambay na lang kayo sa lawa. May barik ng alas 11 ng tanghali. Huwag na kayong pumunta sa church, sayang effort mo. Hindi mahalaga, mamunga. Magla-life group ka. Huwag ka nang pumunta. Dalawang taon na, ganun pa rin ang ugali ng inaalagaan mo. Kapatid, may ganun tayo. After 2 years pa namunga dito sa church. At siya pang maraming nadala dito sa church. Pero for 2 years, gayon pang ugali na, hindi nagbago. May peting may ganun. Minsan kailangan lang natin maging patience. Paano tayo hindi mamumunga? Sasabihin ng Lord, sarili. Tingnan mo lang sarili mo, tingnan mo emotions mo, tingnan mo sarili. Puro ganun. Pag hindi namunga, hindi mo pansin, nababali na ang sanga. Gaya nung leron, sinta. Masakit. Di ba? Leron, sinta, buko ng papaya, daladalay, buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Kapus kapalaran, humanap ng iba.
Anong masakit? Yung nabali ang sanga o humanap ng iba? Di ba? Kapag nabali ang sanga, maghahanap ang iba ang Lord. Masakit. And I will leave you this verse. Keyboard, ay, hulban please, hulban. Napahaba ng teaching ko. Kala ko maikli lang. John 15, verse 1 to 2 next, verse 2 to 3. Sabi doon, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ano nga trabaho natin? Anong required sa atin ng Lord? Tayo ay mamunga. Paano? Mahirap ba? Hindi. Anong gagawin lang natin? Manatili. Ang generation natin madaling maghiwalay. Pag nagkasakit, nagkaaway, hiwalay na. Pag hindi na satisfied, hiwalay na. At ganyan din ang ginagawa sa atin ni Satanas, humiwalay tayo sa Diyos. Humiwalay tayo sa Kanya. Pero itong sinabi ng Diyos, nalinis na kayo. Sabihin nyo, nalinis na kayo. Hindi lilinisin. Anong ginawa na sa inyo ng Diyos? Anong ginawa na sa inyo ng Diyos? Hindi lilinisin ha. Kayo ay nalinis. At dahil nalinis ka na, pag lumuhod ka sa Panginoon at nanalangin, God is there. Any emotional problems that you have, God, God is there. If you think hindi mo matutupad yung mga pangarap mo, God is there. Nandyan lagi ang Diyos. Spend more time in His Word. Manalangin. Sa pananalangin, sa paglapit mo sa Panginoon, may anointing. At yung anointing nakakapag-impact, nakakapagbago ng buhay ng iba. Disiplina. Less sa phone, less sa gadgets, pero mas maraming oras dito, mas maraming oras sa tuhod, mas maraming oras sa Kanyang presensya. At may pagbabago. May pagbabago kapag nananatili sa Kanya. May pagbabago sa buhay mo. Pag nababago ang buhay mo, makikita ng pamilya mo, ano meron sa iyo? Makasama nga sa church. At mababago din ang sitwasyon ng pamilya nyo kapag nababago ka. At doon ka magkakaroon ng purpose na hindi side quest lang. Na purpose na kapag nanatili ka sa Kanya, mas ang purpose mo ay daig mo pa ang pinakamagaling na architect dito sa mundo, pinakamagaling na civil engineer sa mundo, pinakamagaling na interior designer sa mundo. Ilang bahay, ilang mansyon ang may papatayo sa langit dahil mo. Kasi maraming tao kang madadala sa Kanya. And that is the way na tayo ay mamumunga. And I believe, gaya ng punong yun, that is just the start. I believe, mapupuno yung section na yun talaga ng maraming kamay at gagamitin na. Sabihin nyo nga, I am in partnership with Christ. If you feel wala kang purpose o parang mahirap, mas focus ka sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral. If you feel hindi ka nabubunga dahil mas focus po ako dito. Or ang oras ko po ay mas na-spend ko dito. Hindi ko mapigilan. Yung mga mahirap nga naman. Mag-i-schedule ang prof ko, may pasok ng Sunday. Tapos nag-assignment na nag-assignment. Talagang oras ang kalaban. But if you feel, just remember this. Kapartner mo, si Kristo. Sabihin mo sa 10 tao, kapartner mo si Kristo. Tumayo ka ngayong oras na ito, sabihin mo sa 10 tao, kapartner mo si Kristo. Habang nakatayo tayo, itaas natin ang ating mga kamay. Sabihin mo, Lord, gagamitin mo ako. Sige, taas ang kamay, sabihin mo, pikit, sabihin mo, Lord, gagamitin mo ako. Mamumunga ako. Mamumunga kami lahat dito. Hallelujah, Jesus. Lord, about this ang nakataas.
sa kamay, mamumunga, maraming madadalang kaluluwa sa iyong paana. Diyan sa kalangitan, sa pamamagitan ng JA1, mataas ang kahoy. And I pray, impact, purpose, partnership. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bago ka, in Jesus' name, amen. Bago ka umupo, habang nakataas ang kamay, bago ka umupo, sabihin mo sa Lord yung mga taong gusto mo madala sa Kanya, banggitin mo mga pangalan. Now, come on. Banggitin mo lahat ng pangalan ng mga taong gusto mo madala sa Panginoon. Lahat. Come on, lahat. Kahit yung mukha imposible na. Yung drug addict mong kaibigan, mga mukha imposible na. Yeah. Yung mga kaklase mo, yung mga kapatid mo, kaaway mo, yung mga kaibigan mo na walang ginawa kundi mag-3 shots. Sa pagitan mo pangalan nila. Lord, I declare, sa pagbunga ng aming bibig, nakarating yan sa kalangitan. Nakalisabi mo sa verse, binabantayan mong mangyari lahat ng sinabi namin. We believe and we declare by the power of the Holy Spirit, these people will know you at gagamitin mo kami at ang JA1 mataas na kahoy para makakilala sila. In the mighty name of Jesus. Amen. Mag-high five ka ng 15 tao. Sabihin mo, mamumunga tayo lahat. Gagamitin tayo na Lord.